Salamat doon sa awitin na yon na talaga nagpapaalaala sa atin na lahat ng mga bagay na ating ine-enjoy, lahat po ng ito ay galing po sa Diyos. At talagang dapat po nating laging ipagpasalamat. Pero ang higit nating dapat nakilalanin talaga na pagpapasalamat natin ay yung mga spiritual blessings. Imagine niyo po, bawat isa sa atin, mga kapatid, ha, tayo po ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos, sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So imagine niyo po yon. We are servants. Hindi tayo alipin, ha? Hindi tayo mga slaves, kundi servants, mga lingkod. Saan? Sa kaharian ng Diyos, hindi sa mundong ito, kundi sa kaharian ng Diyos. In the kingdom of God, we are servants. Yun po yung isang bagay na dapat nating makita. Pinaglilingkuran po natin ang Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? At hindi lang yon. Imagine ninyo, tama po, na merong pamilya ang Diyos. At kung sa kaharian, siya po ang ating Diyos ng mga Diyos, sa pamilya naman, pinakilala siya sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, pray like this, our Father. Meron tayong ama sa pamilya na ang tayo ay mga anak. Amen po ba? Kumbaga yung relasyon natin sa Diyos ay napakalapit. At sa iglesia naman ng ating Panginoon, sabi, Jesus is the head at tayo naman ang kanyang katawan. So ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun na siya ang ulo at tayo ay katawan ng Panginoon, alam natin na ang ulo, kapag kaya ay nakakabit sa katawan, yung ulo na nangunguna sa katawan, lalo na ang Panginoon, ang ulo natin, ang nangunguna sa atin. Of course, ang ibibigay, ang gagawin ng ating Panginoon, pag pinapangunahan niya tayo, sabi nga ng Panginoon, John chapter 10, verse 10, naparito ako upang bigyan kayo ng isang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? So yan po yung mga blessings, spiritual blessings, material blessing na ipinaparana sa atin ng Diyos dahil po sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Kaya palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po yung palakpak po na talagang nagpapasalamat sa mga pagpapala. Thank you, God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba kayo para sa salita ng Panginoon? Amen. So kung kayo po handa na, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Unang Korinto. At muli po nating bibigyan ng pansin, ang ating binibigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians 13. At babasahin po natin ang verses 4 hanggang 8. And we are about to end this series today. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 hanggang 8. Kaya kung nandiyan na po kayo, ay anyayahan ko po kayong magsitayo bilang ating pong paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po muli nating basahin. Basahin natin ng malakas, Tagalog at Ingles. Handa na po? Amen. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Basahin po natin sa NIV. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails.
but see, where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Muli po kaming humaharap sa iyo, O Diyos, lumalapit ng merong pagpapasalamat sa kalayaan po na marinig ang iyong salita at patuloy na makapangusap ka sa aming kalagitnaan. Kaya sa oras pong ito, Ama, ihanda mo po ang iyong bayan, ihanda mo ang puso ng bawat isa upang magpaturo ng iyong mabuting kalooban. At dinadalangin po namin sa iyo, O Diyos, sa amin pong pagharap sa iyong salita. Buksan mo nga po ang aming mga espiritual na paningin, O Diyos, upang makita po namin ang mga bagay na nais mo, O Diyos, na maunawaan namin mula sa iyong salita. At sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, muli, salamat po sapagkat tunay nga po na ninanais mo, O Diyos, na ang nasa mo sa iyong salita ay mangyari. Kaya alam ko po, inaangkin ko na, O Diyos, na ang pagpapala, ang mabuting nasa mo, Panginoon, mula sa iyong salita, upang kami ay patuloy na lumago, lalong tumatag sa aming buhay pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, na iyon ang pinangyayari at aming tinatanggap ito, O Diyos, nang may pagpapasalamat tanging sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Kung natatandaan po ninyo, ay halos 3 linggo ko na rin po na binibigyan ng pansin ito pong bahagi na ito ng banal na kasulatan na kung saan sa ating pong pag-aaral ay binibigyan natin ng pansin yung indispensability of love. Kaya po ang naging paksa natin itong 3 nakaraang linggo na ako itumayo sa inyong harapan is the indispensable love. At tunay nga po na nakita natin na napakahalaga talaga na ang pag-ibig ay nakikita sa anumang ating ginagawa, particularly sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating pakipag-ugnayan sa ating kapwa. Dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, nakita natin na sinasabi ni Apostle Paul, exercising of gifts in the ministry without love is nothing. Kaya nga sabi niya doon sa 1 Corinthians 12:31, pakanasain ninyo yung pinakamainam o pinakamabuting mga kaloob. Pero ito ang isang mas mainam. At pinahayag niya itong ating chapter, itong chapter 13. Kaya dito po ay pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na gawin ang ating paglilingkod sa Diyos in the more excellent way. At sa paanong paraan po yon? By doing everything in love. At para malaman natin kung ano ang ating mga, kung ang ating mga ginagawa ay may larawan ng pag-ibig, nakita natin sa ating pag-aaral dito ng ilang panahon, nakita natin na si Apostle Paul ay nagbigay ng list ng mga descriptions kung ano po ang pag-ibig. At dito nga po ay makikita natin yung list ng descriptions of love na meron pong 7 positives at 8 negative na description kung ano ang pag-ibig at kung ano ang hindi pag-ibig. At nung nakaraan po ay nabigyan na po natin ng pansin sa descriptions of love yung unang 3. At ngayon po, sa aking pagtayo sa inyong harapan, I intend to end our series. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, this is just a short series. Pero habang tinitingnan ko, parang hahaba. So parang hindi na totoo yung sinabi kong short series. Kaya ngayon po ay tatapusin po natin ang atin pong serye na ito ngayong 4th linggo. Kaya ang ibig sabihin po niyan, I won't be going into details of all the love descriptions that was listed here. Sa halip po, ang nais ko po na makita natin sa pagtatapos ng ating serye na ito, i-focus natin yung ating pag-aaral kung ano ba itong love. At gusto ko po na makita natin that this love, the love that God has given us, has power to change us. The power of love in us.
Naniniwala po ba kayo na dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa makapangyarihang pag-ibig ng Diyos na ipinaranas niya sa atin, ito ang nagbabago ng ating mga buhay? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Lahat po tayo ay ito ang ating nararanasan. Kaya meron tayong mga patotoo ng buhay. Meron tayong mga patotoo kung ano yung dati nating buhay at kung ano na ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya ngayon po, yun po yung ating bibigyan ng pansin. Itong pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap ay may kapangyarihan upang baguhin tayong lubos. At dito nga po ay sinasabi ni Apostle Paul na kung tayo ay may pag-ibig, all these 15 love descriptions ay pwedeng makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, ang pag-ibig na ito ng Diyos na nagahari sa atin, lahat ng descriptions ng pag-ibig na nakalista po dito sa 1 Corinthians chapter 13, of course, hindi yung negative ha, kundi yung negative at yung kabaliktaran din po ng negative. Yun po yung makikita sa atin. Bakit po? Dahil nga po sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. With love, we can be patient. At alam naman natin, binigyan na po natin ng pansin itong mga nakaraan, alam naman natin na yung pagiging patient at unang-una po ito sa listahan, alam natin, without the love of God in us, hindi po madali na ikaw ay maging isang tao na mayroong katyagaan. Hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Alam ko lahat tayo, bagsak tayo sa description na ito ng pag-ibig. Ngunit purihin ang Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, nagagawa natin na maging patient. Kahit na minsan nandun tayo sa sitwasyon na parang hindi na natin kaya na maging patient. Pero dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, we are able to be patient. Ganun din, dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, we are able to be kind. Kanina maganda yung patotoo ni Sister Eunice. Imagine niyo out of nowhere, di ba? Yung act of kindness na yon. Kung meron kang pag-ibig, gagawin mo ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi yun yung normal niyang ginagawa, pero dahil merong itinuturo ang Panginoon, merong ipinapagawa ang Panginoon sa kanya, so ang lahat ng bagay ay nangyari. Kasi merong nangangailangan na kailangang mahayagan ng kagandahang loob, hindi ni Eunice, kundi kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Eunice. So with the power of God's love in us, unti-unti niya tayong binabago ayon doon sa larawan na nais niya na makita sa bawat isa sa atin. Alam natin na mismo ang Panginoon, nung nandito siya sa lupa, nakita po natin that saan man siya pumunta, makikita natin lagi siyang gumagawa ng mga mabubuting gawa. Ano pang epekto kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin? Nung binigyan natin ng pansin yung patience, yung kindness, binigyan na rin natin ng pansin yung love does not envy. So with the power of love, one can never be envious and be secured instead. So dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, makakaranas tayo ng, di ba, katulad ng binigyan na natin ng pansin, ang envy ay palatandaan ng insecurity. Katulad ng pagiging insecure ni King Saul. Pero kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay masagana sa buhay natin, mga kapatid, ang ipaparanas ng Panginoon sa atin ay tuturuan niya tayo na maging secure. Ano bang kalagayan kapag ka ikaw ay secure? Pag ikaw ay secure, ibig sabihin niyan,
nire-recognize mo, kinikilala mo, ano yung mayroon ka. Secure ka kung ano ang meron ka. Hindi ka naghahanap ng mga bagay na wala sa'yo, na parang kung yung wala sa'yo, yun ang magpapasaya sa'yo. Hindi. Kundi, you are secured with what you have. At hindi lang yon, you are thankful or grateful with what you have. Kaya nga, ang isang tao na may pag-ibig, hindi pwede siyang hindi managhili. Kasi alam niya, sapat ang binibigay sa kanya ng Diyos. Natututo siyang makontento kung anong meron siya. Kaya ina-appreciate niya ang meron siya. Amen po ba? Ang totoo, ang isang magandang kalagayan kapag ang isang tao ay may pag-ibig at hindi siya nananaghili. Ang taong walang pag-iimbot ay isang tao na nasisiyahan, na nakikita niya yung iba na nagtatagumpay. Kasi nga po, yan ang tao na secured sa kanyang sarili. So yun po yung mabinigyan natin ng pansin noong mga nakaraan. Ngayon po, nais kong ituloy, pero as I have said earlier, huwag kayong mag-alala, I won't go into details sa lahat ng ito. Pero gusto ko po na makita natin na ang lahat ng ito, itong 15 descriptions of love, both positives and negatives, dahil sa pag-ibig ng Diyos na ipinarana sa atin, lahat ng ito ay makikita o magmamanifest sa buhay natin, because there is power in love. Amen? So tuloy po natin, punta po tayo sa pang-apat. What the power of God can do. So, binigyan ko na po ng pansin yung unang tatlo. Now, let's go to number 4. Power of love can make one not arrogant or boastful. Ano po ang mga, yung boastful o yung mayabang? Ano po ang kalagayan ng mga taong ito? People who are boastful, they seek or crave attention to themselves. They want others to praise their abilities, their talents, their knowledge, their successes. Ang mga tao na mayayabang, alam natin, meron tayong ginagamit na salita na sila yung nagbubuhat ng kanilang sariling bangko. Mas nasisihan sila na magbuhat ng kanilang sariling bangko. Kaya nga po, ang Biblia ay may paalaala sa atin. Ang sabi po ng Proverbs chapter 27 verse 2, sabi, let another praise you and not your own mouth. Someone else and not your own lips. Sa Tagalog ay maliwanag yung sinabi. Sabi, bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. So pinapaalalahanan tayo sapagkat meron talagang tendency, minsan dahil sa mga kakayahan natin, sa mga galing natin, sa uniqueness din natin, minsan ay hindi maiwasan na talagang magmayabang. Pero pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na tayo na nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos, hindi dapat makita sa atin kayabangan. Ang dapat makita sa atin ay yung kapakumbabaan. At ito po ang naging problema ng mga taga-Korinto. Payabangan sila sa kanilang paglilingkod, pagalingan sila ng kanilang mga paboritong leaders o mga preachers. Kaya sabi ng iba, di ba, na katulad ng binigyan natin ng pansin, yung iba nagsasabi, ako kay Apollos. So hindi naman pumapayag yung iba. Sabi naman ng isa, hindi. Ako ay kay Pablo. Kasi mas magaling yata siya kaysa kay Apollos. Kumbaga sila mismo, yung kanilang mga grupo, yung mga followers ng mga grupo na ito, ay may kanya-kanya silang mga minamanok. Kaya sabi ng isa, hindi, mas magaling si Apollos. Hindi, mas magaling si Pablo. Sabi naman nung isa, hindi, mali kayo. Ako kay Pedro. Kasi mas magaling si Pedro kaysa kay Apollos at saka kay Pablo. Imagine, nung minsan nag-preach si Apostle Peter, 3,000 agad ang naligtas.
Tapos, noong isang pagkakataon, 5,000 agad. Kaya mas magaling ang aking leader, si Pedro. Sabi naman ng pang-apat, ay hindi, mas magaling si Jesus. Kasi siya ang pinagmulan ng lahat. So, may kanya-kanya silang minamanok, pero ang totoo, ang nangyayari tuloy, nagpapagalingan sila, nagpapaligsahan. Pero ganyan ba ang gawain ng Diyos? Well, of course, hindi. At minsan nakikita din po natin ito, maging sa panahon natin, na hindi maiwasan na kapag hindi po tayo naging maingat bilang mga mananampalataya, bilang gawain ng Diyos, bilang pamilya ng Diyos, ay pwede rin mangyari sa atin. Yung nangyayari sa ating panahon ngayon na parang pag tinignan nyo po ang gawain ngayon ay pagalingan din. Pagalingan ng mga leaders, kaya ano po nangyayari? May mga debatehan kasi kailangan yung leader niya ay mas magaling kaysa kay ganito, kaya nagde-debate. Makikita din natin sa panahon natin yung payabangan, paramihan ng miyembro. Pag nag-uusap, ay ilan na kayo? Para bang ganun ang gawain. Pagalingan ng mga kagamitan. Ay, sa aming church, ganito ang aming ginagamit. Ah, kayo, yan pa rin ang gamit nyo. Wala kayong LED. wala kayong malaki ngayon na LED wall. Ay, low-tech naman kayo. Minsan nangyayari po yan. Kapag hindi tayo naging maingat, pwede din nating magawa yan sa iba. Kasi Apostle Paul, talagang itinutuwid niya yung paglilingkod ng mga taga-Korinto sapagkat nakikita niya na hindi ito nakakabuti. At katulad na sabi ko sa inyo, ang kanyang prescription sa mga Corinthian churches, nakita niya na they were love deficient. Kulang sila ng love. Kaya anong prescription niya? Ang prescription ni Apostle Paul ay itong 1 Corinthians chapter 13. Siguro sabi niya, uminom kayo ng 3 beses ng pag-ibig. Di ba? Dagdagan niyo na, parang ganun eh, yun ang kanyang prescription. Kasi nakita niya, they were love deficient. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, love does not envy, love is not boastful. Hindi po, pag meron tayong pag-ibig, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magmamataas na pag hindi natin ito naingatan, ang posibleng kauwian nito ay pagkakabahabahagi. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung may pag-ibig kayo, hindi kayo magpapagalingan o magpapataasan. Sapagkat ang may pag-ibig, ang merong pag-ibig mula sa Diyos, ano ginagawa ng Panginoon? Yung merong pag-ibig mula sa Diyos ay nagbibigay siya ng spirit of humility. Yun ang binibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Kaya pag ikaw ay isang lingkod ng Diyos, isang lingkod ng Diyos na puspos ng kanyang pag-ibig, gagawin mo ang bagay hindi para sa recognition or approval or praises of men. Or even, hindi mo gagawin ang isang bagay, ang paglilingkod, for your greatness. Hindi yan ang ina-aspire mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, whether you eat or drink, imagine niyo, pwede ka palang magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon kahit sa pamamagitan ng pagkain at sa pamamagitan ng pag-inom. Pero yung mga taga-Korinto, hindi. Yung mga bagay na yon, minamaliit nila yon kasi ang tinitingnan lang nila yung mga superior na mga giftings. Pero yung maliliit na paglilingkod, minamaliit din nila yon. So tandaan nyo po, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi ito pagalingan, hindi ito pasikatan. Amen po ba? Kaya dapat ang taglay-taglay natin ay yung kapakumbabaan mula sa Panginoon. Siguro natatandaan po ninyo nung ang dalawang magkapatid na si James and John ay lumapit sa Panginoon, yung ina. Kumbaga yung kanyang nanay ay lumapit sa Panginoon at kumbaga inilalabi para bang hinihirit niya na yung kanyang dalawang anak ay makuha yung highest position. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Sabi niya, Panginoon,
kung loloobin mo, pwede po ba? Kung bagay yun yung kanyang request eh. Pwede po ba na yung aking anak na isa ay nasa kanan mo at yung isa naman ay nasa kaliwa? Wow! Alam niyo kung ano ibig sabihin ho nun? Alam niyo naman po, pag pinag-usapan yung seat of power, yung authority, yung kanan, pag ikaw ang sinabing nasa kanan, kanang kamay ka, ay next in line ka, mataas ang authority mo. Eh magkapatid sila, kaya sinigurado nila na walang lalabas na authority sa kanila, kailangan sa kanila lang magkapatid. Kaya tinanong sila ng Panginoon, naunawaan niyo ba yung inihingi niyo? Kaya niyo bang dalhin ang suffering ko o yung sorrow ng aking suffering? Aba, ang sagot ng dalawa, opo, kaya po namin. So, talagang decided sila na iniisip nila yung highest position in heaven mapunta sa kanila and they will do everything to have it. Imagine niyo, meron palang taong naglilingkod ng ganon na ang ina-aspire niya ay ng paglilingkod ay greatness. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ah, sa bagay na yan, ang Ama ang nakakaalam. Pero ano turo ng Panginoon sa tamang paglilingkod? Ano sabi ng Panginoon? Ang sabi niya sa Matthew chapter 23, verse 11 and 12, sabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya hindi po, kapag tayo'y puspos ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin hahangarin ang posisyon. Ang hahangarin natin ay kaluwalhatian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya, yun ang sabi ni Apostle Paul, and the power of love can change, katulad nitong si James and John, yung pag-ibig ng Diyos na kanilang tinanggap ay kayang baguhin yung kanilang mataas na hangarin para sila ay matanyag. At nakita natin na hindi na po nila itinuloy yung kanilang naisin. Kasi nakita nila, hindi po yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Mismo ang Panginoon, nakita po natin, ipinakita niya ang katotohanan kung paano po bang maglingkod. Diba? Mismo ang Panginoon, nung naparito siya, nakita natin na bagamat siya ang Panginoon, hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Na kung paano sinabi niya na parito ako hindi para hindi para paglingkuran kundi upang maglingkod. So ganun din po sa atin mga kapatid sa Panginoon. Sa gawain ng Diyos, ang pinakamataas na position, hindi yung mataas na position na sa leadership. Ang pinakamataas na position sa harapan ng Diyos ay yung ikaw ay naglilingkod para itaas at paglingkuran ng iba. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Kaya kapag kayon ang puso natin, hindi tayo magyayabang. Amen po ba? Hindi tayo magyayabang kapag ka ang pag-ibig ng Panginoon na naparito upang ipakita sa atin kung ano ang tunay na paglilingkod at yun ang pumupuno sa ating mga puso. Hindi rin tayo magyayabang katulad ng Panginoon. Sa halip, maglilingkod tayo ng mayroong kababaang loob. So yan po yung epekto na nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. The power of love can make one not boast. Number five, the power of love can keep us from being proud o sa Tagalog, magmapuri. Halos pareho itong dalawang ito, pero ang kalagayan po nitong pagiging proud, yung kaisipan po kasi ng pagiging proud, ang idea niya, siya ay superior kaysa sa iba. Siya ay nakahihigit kaysa iba. Yung nagyayabang, wala naman siyang laman, nagyayabang lang yon. Di ba, gano'n naman? Ang ina-expose ng isang taong mayabang, ina-expose niya yung kanyang emptiness. Kaya minsan mapapansin nyo, yung isang taong walang alam, siya naman yung maingay na maingay. Siya yung maraming sinasabi. Pero magugulat ka, yung kanyang mga sinasabi, wala naman, nagyayabang lang. Pinagmamalaki niya yung kanyang mga ganito, ganyan. Pero actually, hindi naman talaga siya gumagawa nun. Hindi nangyayari sa kanya yon. So, yun yung kalagayan ng isang taong mayabang. Ngayon, ito namang taong proud o nagmamapuri. Ang tao na namang ito, ang kalagayan ay iniisip niya na siya ay superior kesa sa iba.
Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Kung tayo ay mayroong pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang baguhin ang ating mga puso upang hindi ito maging proud. At pag hindi ka proud, anong kalagayan mo? Ikaw yung tao na kahit naglilingkod ka na hindi nanonotice yung ginagawa mo, hindi issue sa'yo yun. Kasi nga hindi ka after doon sa recognition, praises ng mga tao. Kahit na may ginagawa ka, kahit nasa likod ka lang, pero para sa Panginoon yon, kahit hindi makuha ang credit para sa'yo, walang issue sa'yo yon. Kasi nga, hindi mo hinahabol yung ikaw ang maitaas. Ngunit again, nakikita natin na itong naging problema ng mga taga-Korinto. Ang kanilang kaisipan sa kanilang sarili, sila ay mayroong superiority complex. They were superior to others. Sapagkat nakita nila na sila nag-excel sa iba't ibang mga supernatural experiences and giftings. Imagine ninyo na talagang yung kanilang mga karanasan sa spiritual gifts ay talagang naranasan po nila na masasabi natin na matinding karanasan sa paglilingkod. Kaya lang ang problema nga nakita ni Apostle Paul na itong mga paglilingkod na ito ay paglilingkod na kulang ng pag-ibig. Kasi si Apostle Paul, they had to remind them to minister in love sapagkat ang pagmiministeryo, patulad na sinabi ko sa inyo, ay hindi po pagalingan o para maitaas habang naglilingkod. Kaya ano po sabi ng banal na kasulatan about person who are proud? James chapter 4 verse 6, ang sabi po, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble." So ayaw ng Diyos ng mga palalo. God opposes proud people. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos, kung papalitan natin itong pinag-aaralan natin na 1 Corinthians chapter 13, actually, this love chapter is description of God Himself. Na kapagka tinignan natin itong mga descriptions of love na ito, it describes who God is in our lives. Kaya pag pinalitan natin yung love at ginamit natin yung God, makita natin God is patient. God is kind. God is not envy. Kumbaga, he does not yung kalagayan na para bang may kulang sa kanya, hindi niya yung nararamdaman. Kaya anong tinuturo sa atin? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, yung tendency para magmataas, para magmapuri, papalitan niya ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay matuto na sa halip na maging mapagmataas ay maging mapagpakumbaba. Why? Because God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya hindi po nakakapagtaka na the more ng isang tao ay nagpapakumbaba, the more naman na ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy. Kasi mas lalong pinagpapala ng Panginoon ang mga taong marunong magpakumbaba. Di ba? Ang sino mang magpapakataas, ang sabi ng Panginoon, ibababa niya. At ang sino mang nagpapakababa, itataas naman ng Panginoon. At tandaan nyo, ang Diyos ang gagawa nito. Hindi natin kailangan gawin yon. Dahil alam ng Diyos kung anong mabuti para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang pumuno sa atin. At ipaglingkod natin ang ating mga buhay. At ang Diyos ang maglalagay sa atin kung saan tayo nararapat. Amen po ba? And so tandaan po natin yan. Nandun na po tayo sa panglima. Now, punta po tayo sa panganim. The power of love. Anong power ng love? Can make one not rude.
Ang merong pag-ibig ng Diyos ay kung kumilos, hindi magaspang ang pag-uugali. Nadikit na po ba kayo sa liha? Lalo na yung liha na pang ano talaga, yung liha na, kasi may lihang pino, pero ganun pa din po, kahit yan ay pino, dahil liha yan, alam nyo na magaspang pa din. Eh, lalo na kapag kayo'y nadikit po doon sa liha na magaspang talaga, hindi ho maganda, hindi nyo gugustuhin na matamaan kayo ng lihang magaspang. How much more yung madikit kayo sa isang taong magaspang ang ugali? Ang hirap po noon. Hindi nyo rin gugustuhin na makasama ang isang tao na magaspang ang ugali. At ganun din naman ang iba. Hindi rin po nila gugustuhin na makasama tayo kung magaspang ang ugali natin. Hindi rin nila gugustuhin na magaspang ang ugali natin. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, ang pag-ibig, it is not rude. Kung tayo ay mayroong pag-ibig ng Diyos, ang mga Kristiyano na may pag-ibig ng Diyos, ang makikita dapat sa buhay natin, hindi magaspang ang ating mga ugali. Dahil ang mayroong pag-ibig, pino yan. Amen po ba? Kaya tandaan niyo po, hindi po fit o sukat sa atin yung pagiging rude. Yun bang, pag sinabing rude kasi sa iba, madali natin ito masabi sa Tagalog, yung iba, yung bastos, di ba? Pagka tayo, yung isang tao magaspang ang ugali, yun yung description natin, di ba? Bastos, walang modo, yung mga taong hindi marunong gumalang o rumespeto, ito yung mga tao na magagaspang ang ugali. At si BF po, naririnig nating sinasabi niya, ang tawag naman ni BF dito, mga taong walang urbanidad. Yung mga taong magagaspang ang ugali, ibig sabihin yung simple na etiquette, binabiolate nila, hindi nila yun iniintindi. Ang iniisip lang nila lagi yung para sa sarili nila, wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta gusto nilang gawin ito, gusto nilang sabihin ito, masaktan o hindi, walang pakialam. Yan yung mga taong magagaspang ang ugali. Pero kung ikaw ay Kristiyano at meron kang pag-ibig ng Diyos na pumupuno sa iyong puso, it has the power to help you lead a decent, modest kind of living. Kaya nga po si Apostle Paul ay may paalaala sa mga taga-Korinto dahil nga po, yun ang nagiging kanilang problema. Namumuhay sila disorderly or rudely. Kaya sabi niya sa 1 Korinto chapter 14, verse 40, sabi niya, lamang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Sa NIV, ganito po ang sabi, but everything should be done in a fitting and orderly way. Bakit kailangan sabihin nito ni Apostle Paul? Kasi nakikita niya na ang mga taga-Korinto disorderly kung kumilos. Wala sa hulog ang mga ginagawa. A rude person lives in a disorderly kind of life. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos kapag ka ito ang pumuno sa atin, kahit gaano pa kagaspang yung ating mga buhay, yung ating mga ugali, kapag hinayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang pumuno sa atin, yung kagaspangan na yan, magugulat kayo, magiging pino yan sa pangunguna ng Panginoon. Amen po ba? That's the power of love. Kaya meron talagang pagbabago sa mga Kristiyano. At ang pagbabago na yan, kapag hinayaan natin na yung pag-ibig ng Diyos ang pumuno sa ating mga buhay. Bakit? Kasi hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. We need the power of God in us to effect this kind of character. At ang kapangyarihan na yon ay nasa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Number 7, love, the power of love in us can make us not self-seeking. Sa Tagalog, hindi makasarili. Ang taong mayroong pag-ibig ng Diyos, hindi niyan laging iisipin yung para sa kanyang sarili lamang.
para magawa po natin ito, it takes the power of God in us. Kasi normal talaga eh, very natural sa atin na gustuin natin lagi para sa ating mga sarili. It's very natural. Kaya lang alam naman natin na hindi na tayo lumalakad sa flesh, hindi na tayo lumalakad sa laman, hindi na itong ating sarili ang dapat masunod. Dapat ang masunod na ay yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Kaya kung nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, ano ang kalagayan natin? Ano ang hahanapin natin? Para lang ba sa ating kasiyahan? No, sabi nga, love is not seeking for itself. Ang taong nagmamahal, hindi yan makasarili. It is not preoccupied with the interest of oneself. Without the love of God, ano po ang lagi nating gustong mangyari? Ang lagi nating i-assert yung rights natin. O kasi yun eh, di ba? May karapatan tayo eh. Kaya pagka medyo yung rights na yan ay na-violate, anong nangyayari? Meron na rin tayong reaction. Di ba? Pag na-violate na yung rights na yan, ano po ang gusto natin? Handa na makipag-away. Kasi nga, na-violate yung rights. But if you have the love of God in you, ang isusulong mo, hindi yung sarili mong welfare, kundi yung welfare ng iba. Kaya nga si Apostle Paul, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 33, again, speaking to the Corinthian church. At ang sabi niya dito, even as I try to please everybody in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Sabi niya sa Tagalog, ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao. Kung ano ang ginagawa ni Apostle Paul, sabi niya, hindi niya sinisikap na yung ginagawa niya ay para sa kanyang sariling kasiyahan, kundi para sa kasiyahan ng iba. Sabi niya, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Bakit? Upang maligtas sila. At minsan, kapag ka tayo po bilang mga mananampalataya, pagkakataon na sana na sa pamamagitan ng ating pamumuhay makita si Kristo, kaya lang minsan naging maramot tayo, mas in-interest natin yung ating sarili, yung iba na naghihintay, kumbaga, hinihintay na lang nila, nako, susunod na ako sa Panginoon. Kaya lang, di ba, kaya minsan naririnig natin, may natitisod. Eh, kaya lang. O kasi minsan may nakikita na tapos sasabihin, Kristiyano pa naman. Dalawang bagay po kasi pag sinabing Kristiyano, pag narinig niyo po yung magandang tingin sa Kristiyano, anong kalagayan? Di ba? Depende dun sa pagkakasabi ng pagiging Kristiyan. Di ba? Yung word na Kristiyan, maganda ang meaning. Pero pagkayan ay ginamit sa inyo na questionably yung pagkakabanggit nung word na Christian, alam nyo na pwedeng negative ang dating nun. Di ba? Kaya yung iba, pag sinabi, ay, Christian? Ibig sabihin, excited, tuwang-tuwa. Ay, Christian, yan? May question, di ba? Kaya bakit nangyari yun? Bakit naki-question? Kasi minsan, may mga bagay na dapat inaasahan nilang makita nagtamang kilos ng Kristiyano na mayroong pag-ibig ng Diyos, pero dahil hindi nakikita, mismong yung mga unbeliever, alam nila yung dapat nating ikilos, pero dahil hindi natin ikinilos, ang tanong nila, ay, Christian yan? Andyan po ba kayo? Kaya yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, it has the power to change us. Hindi po pwede na sinasabi natin, tinanggap ko ang Panginoon, naranasan ko ang kanyang pag-ibig, hindi ka pa rin marunong magpasensya. Ang tagal mo ng mananampalataya, madali kang magalit. Eh samantalang ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos, ano yun? Long-suffering, pagtsatsaga. Kaya hindi dahil sa hindi nananampalataya ang tao dahil hindi totoo ang Diyos.
Minsan na nagiging problema, kaya hindi nananampalataya ang tao dahil hindi nila makita ang Diyos sa mga taong nagsasabing sila'y sumasampalataya sa Diyos. Katulad ni Mahatma Gandhi, ang India ay dinala ng British ang Christianity. Pero ang problema, itong mga Christians na ito, ito ang umaalipin sa kanila, ito ang umaabuso sa kanila. Kaya sabi ni Mahatma Gandhi, gusto niya ang Christianity, gusto niya si Kristo, pero hindi niya gusto ang mga Kristiyano. Wow! Hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga Kristiyano. Napapaaray tayo, di ba? Kasi, totoo yun eh. Ano sabi ni Apostle Paul? Ang sinisikap ko na may mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao na sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Bakit? Sapagkat ang purpose niya, nais niya na maligtas sila. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pag pinupuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos, ang purpose for us to display the love of God in us. Wala ang Diyos, hindi nakikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, we can display the love of God in us. At yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, pwedeng makita ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos, ang buhay na nais ng Diyos na makita sa atin, ay hindi nakikita sa atin, hindi rin mananampalataya ang mga tao. Ang totoo yan ang purpose ng Diyos kung bakit sabi niya, di ba, let us make man in our image, in our likeness. Nilikha niya ang tao para taglayin ang larawan ng Diyos upang kahit hindi nakikita ang Diyos, itong mga tao na nilikha niya ay mga godly, mga maka-Diyos. Pero dahil nga sa kasalanan, ano nangyari? Sa halip na maging maka-Diyos, naging makasanlibutan ang mga tao. Pero purihin ng Diyos because of the work of the Lord on the cross. Dahil doon sa ginawa niya doon sa cross, nakabalik tayo sa Panginoon at yung nawala sa ating katuwiran, yung nawala sa ating nakabanalan, ibinalik ng Diyos. At kaya ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ano po mangyayari? That love, that power of love in us is able to change us. Yung pag-ibig na yon ng Diyos na tinanggap natin, it has the power to manifest the description of love na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Amen? At kasama na po dyan yung hindi pagkakaroon ng magaspang na pag-uugali. Kasama na po dyan yung kalagayan na hindi tayo nagmamapuri. Kaya nga po, doon sa Korinto, kung mapapansin niyo po, kasi nga po, minsan ang idea natin ay yung karapatan natin. Ang gusto natin, isusulong natin yung ating sariling interes. Kaya ano po, si Apostol Pablo ay nagturo sa 1 Corinto chapter 8 na kung matitisod ang iyong kapatid dahil sa iyong ginagawa, dahil sa iyong kinakain, at alam mo mahina siya sa pananampalataya, sabi ni Apostol Paul, huwag mong ipagpilitan ang kalayaan mo. Sa halip, i-consider mo yung mga mahihina. Ayan po sabi niya sa 1 Corinto chapter 8 verses 8 and 9, hindi dahil sa pagkain, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Eto, pansinin niyo po. Verse 9, ngunit mag-ingat kayo. So, ibig sabihin, sa anumang kinikilos natin, tinuturuan tayo na maging maayos ang pagkilos natin. Hindi natin laging isinusulong yung makasarili nating hangarin, kundi lagi nating tingnan yung kapakanan ng iba. Kaya sabi ni Apostle Paul, sa halip, ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kaya ano ang resolve ni Apostle Paul? Ano yung napagpasyahan niya? Sabi niya, hindi porke karapatan mo na kumain at dahil mataas na ang pananampalataya mo, hindi ka na naapektuhan kung yan man ay inihandog sa Diyos-Diyosan, eh hindi naman maapektuhan ang pananampalataya mo. Sige, kumain ka, okay lang. Eh paano yung iba na hindi naiintindihan yon? Sabi ni Apostle Paul, tingnan mo din sila. I-consider mo sila. Kaya ito ang resolve ni Apostle Paul sa 1 Corinto chapter 8 verse 13. Kaya kung dahil sa pagkain
ay magkakasala ang aking kapatid, ano ang resolve niya? Hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. E yun pa naman ang mahirap. Diba? Ano pa kailan ko sa'yo? Bakit kailangan ka matisod? Sarap-sarap kainin nito. Dinuguan? Eh sa ito gusto kong kainin eh. Diba, minsan may mga ganong tao na okay lang sa kanya yun kasi nga hindi siya apektado. Eh paano yung apektado? Kaya pag may nag-question at tingin mo ay mahina siya sa pananampalataya, huwag mo ipagpilitan yung karapatan mo na sa tingin mo matatag na ang iyong pananampalataya. Yan kasi ang pag-ibig. Love is not self-seeking. It considers the welfare of others. Ang isinusulong niyan, yung kabutihan at kagandahang loob o kaayusan ng iba, hindi yung para sa kanya sarili lamang. Amen po ba? Yan po ang pag-ibig at ng nagagawa ng Diyos na baguhin tayo sa ganyang uri ng ugali natin. Now, ano pa po? Number 8, love is able to make, the power of love in us is able to make us not get easily angered. Well, hindi sinasabi dyan na huwag tayong magalit. Talagang kailangan mo magalit. Kung may ginagawang masama, magalit ka sa may ginagawang masama. Pero yung walang dahilan o liit ng bagay, lagi ka nalang galit, parang, di ba, liit ng bagay, lagi kang galit, lagi ka nakasigaw. Yun yung walang larawan ng pag-ibig. At mahirap po yun. Simpleng bagay lamang na pwede namang palampasin na lang, pero dahil ikaw nga isang tao na yung hindi mo makontrol ang anger mo, ano nangyayari? Pag hindi natin nakokontrol yung ating anger, madali tayong masuong sa gusot o kaya ay gulo. Nakita na po natin ang maraming mga nag-viral na mga naging sangkot sa mga road rage. Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Nakita natin yun, ano? Talagang kumakatingin, hindi ko alam. Talagang galit na galit na hindi ko alam. Akin na lisensya mo! Talagang paulit-ulit siya. Pwede naman palampasin yung isang bagay. Hindi ko alam kung nagulungan yung kanyang anino. Kaya galit na galit eh, di ba? Talagang pinuntahan siya. Kaya ang dami pong, nag-viral po, ang dami mga viral na maraming mga buhay ang nasasakripisyo dahil may mga bagay na pwedeng, napakaliit lang, pwedeng palampasin. Pero sa halip na palampasin, they make a big issue out of it. Why? Kasi nga po, may mga tao, they get easily angered. Madali silang magalit. Pero ang tao mayroong pagmamahal mula sa Diyos, tinutulungan niya tayo na matutong mag-control ng ating galit. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga psychiatrists or sa mga yung anger management. Let the Lord manage your anger. Andiyan po ba kayo? Kailangan natin yung mga tulong na yon, pero the best mag-manage ng anger ang Diyos. Love is not easily angry. Meron po isang kwento, a four-year-old na babae po, meron po siyang ginawang scratches doon sa sasakyan ng kanyang tatay na nililinisan po. At dahil sa biglang galit ng tatay, ang ginawa po ng tatay, pinalo niya ng pinalo yung kamay ng bata. Kasi yun ang ginamit niyang pang-scratch. So pinalo niya ng pinalo yung kamay ng bata. At nung pinalo niya ito, sa tindi ng galit niya, hindi niya napapansin na nadurog na yung buto, nabali na yung mga daliri ng bata. At nung mahimasmasan siya, dinala niya agad sa ospital yung kanyang anak. Yung outburst ng kanyang galit. At nung nasa ospital na sila, yung anak naman ay nagtanong, sabi, Daddy, kailan po kaya tutubo uli yung aking daliri? Imagine niyo, ano? At dun sa sitwasyon na yon, yung tatay ay sising-sisi sa kanyang ginawa. Umuwi siya sa kanilang bahay na talagang lungkot na lungkot, sising-sisi dun sa kanyang ginawa, sa ginawa niya dun sa kanyang anak na dahil lamang dun sa scratches dun sa kanyang sasakyan, nagawa niya yung matinding pinsala sa kamay ng bata. Nung umuwi siya,
pinuntahan niya uli yung kanyang sasakyan na siyang naging dahilan ng lahat ng ito, pinagsisipa niya. Talagang nandun pa rin yung galit niya. Doon niya ibinuhos yung kanyang galit. At tiningnan niya yung scratches na ginawa ng kanyang anak. Nagulat siya. Yung scratch na inilagay ng anak, "Dad, I love you." Nung una, ang naisip lang niya, nag-scratch. Kasi yun lang naman eh. Pero nung tinutukan niyang mabuti, nagpipilit magsulat yung 4-year-old nang nakasulat, "Dad, I love you." Pero wala na. Naibuhos niya na yung matinding galit niya doon sa kanyang anak. Kaya kung titingnan po natin, ganyan ang matinding epekto ng isang tao na madaling magalit. Yung hindi niya makontrol yung kanyang galit. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, love is not easily angered. Gusto ng Diyos na tayo na nagtataglay ng pag-ibig niya bilang mga anak niya, yung pag-ibig ng Diyos ang kumontrol ng ating galit. Yun ang nais ng Diyos. Kasi nga kung sa ating sarili lang, talagang napakadaling humulagpos ng galit natin. But if the love of God, the power of God in us, through His love, babaguhin niya yung ating puso. Kaya nga, ano nangyayari? Yung dating magagalitin, hindi na magagalitin. Why? Because that's the power of God's love. It can change even our anger. Kaya sabi po ng Kawikaan, chapter 10, verse 12, "Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan." O, tandaan niyo po, kanina galit, ito, puot na talaga. Meron po kasing ano yan eh, may mga stages yan. Yung puot o hatred, mas mataas na antas ng galit yan. Tampo, galit, hatred. Yan po yung order. Kaya sabi dito, "Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan." Wow! Kaya nais ng Diyos na mapuspos tayo ng pag-ibig para matuto tayong magpatawad. Sabi nga, ang pag-ibig ay nagpapaumanhin ng lahat ng kasalanan. Love keeps no records of wrong. Amen po ba? Hindi niya tiningnan o hindi niya nakitang may maling ginawa. Nakita niya na may maling ginawa. Pero kaya niyang palagpasin yon, kahit mahirap, kahit masakit, kaya niyang palagpasin yon. Lalo na kung mahal mo sa buhay. Sabi pa po ng Kawikaan chapter 14 verse 29, "Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng," ano daw po? "Tanda ng kamangmangan." So makikita po natin, as we matured, nakokontrol na natin yung galit. Kaya yung anger management is a sign of maturity. Actually, ito pong lahat ng description ng love na ito, description ito ng matured love. Na ibig sabihin, dumaan tayo sa proseso bago natin ma-master, bago natin magawa itong mga bagay na ito. Kaya yung dating buhay natin na madali tayong magalit, later on naunawaan natin na ang galit pala sa tulong ng Panginoon ay pwedeng ma-manage, pwedeng ma-control. So dahil sa pag-ibig na yun ng Diyos, sa halip na galit ang pumuspo sa ating mga puso, napapalitan ng pag-ibig. Na kahit na may ginawa na sa iyo na mabuti at na masama, kaya mong palagpasin, kaya mo na natiisin. Bakit? Kasi mas pinaiiral mo yung pag-ibig ng Diyos kaysa doon sa galit na mayroon ka. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let us fill our hearts with love. Because when our heart is filled with love, mangyayari po talaga na hindi natin hahangarin ang sarili nating gusto. Hindi natin hahangarin. Lalagi tayong nagagalit. Makokontrol natin ang ating mga emotion,
matututo tayong magpaumanhin, matututo tayong magpatawad. We have to fill our hearts with the love of God because the love of God has the power to change our negative traits. Ano pa po? Well, nasa verse 6 pa lang po tayo, and I can go on, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin ito tatapusin o iisa-isahin ang detalye. Pero sabi po ng verse 6, verse 5, ang pag-ibig ay hindi mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. At lahat ng ito, lahat ng description of love na nakita natin dito, all of this pwedeng mag-manifest sa buhay natin provided we allow the love of God in us to change us para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng ito ay pwedeng makita sa atin, pwede nating taglayin provided hayaan natin na i-consume tayo ng pag-ibig ng Diyos na ito, na umibig sa atin, na naging patient sa atin, na sa kabila ng ating mga pagsalangsang, pagsuway, pagiging rebelde, God has been patient for to all of us ever since. God has been kind to all of us na dapat sana pwede na tayong puksain. If we allowed this love of God to have its move in our hearts, I believe, mababago po tayo. Kaya po na makita ng Panginoon sa atin yung nais niya na makita na tayo ay umiibig ayon sa description ng Diyos ng pag-ibig na nais niyang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? I want to end this series sa pamamagitan po ng isang kwento. At somehow, gusto ko makita natin dito yung power of love. Ito po yung kwento patungkol sa isang Chinese story po ito. At marami po tayong matututunan dito. Meron pong isang babae sa China. Ang pangalan po niya ay Lily. At nag-asawa po siya. At dahil nga nag-asawa na siya, naturally, kailangan niyang sumama sa kanyang asawang lalaki. Kaya lang, kailangan niyang sumama sa kanyang asawang lalaki sa pamamahay ng kanyang magulang. Ibig sabihin, she had to live with her husband's mother, yung kanyang biyanan. At sa maikling panahon po na sila po'y magkasama, nakita po ni Lily na hindi niya makasundo ang kanyang biyanan. Magkaiba ang kanilang mga personality. At si Lily po ay madali pong maghayag ng kanyang galit sa kanyang biyanan kasi yung mga habits ng kanyang biyanan ay talagang hindi niya magustuhan. Sino man magkakagusto sa isang biyanan na wala nang ibang ikinuwento sa kanyang mga kaibigan na, nako, yung manugang ko na yan, hindi kami magkakasundo. Bakit yan pa napangasawa ng aking anak? Sa lahat ng mga kaibigan niya, yun ang kwentong-kwento. Kaya, siyempre, siya naman, talagang pinamamalita yung ganong kalagayan. Paano ka matutuwa sa ganong uri ng biyanan? Lagi siyang kinikritisay sa lahat ng mga ginagawa niya, sa harapan ng mga tao at maging doon sa kanyang ginagawa, wala siyang ginagawang tama. Laging may puna, laging may kritisismo ang kanyang biyanan. Sa kanyang biyanan, lahat ng ginagawa niya ay puro mali. At dahil dito, nahihirapan na po talaga si Lily na makisama sa kanyang biyanan. Bihira po yung araw ng isang linggo na hindi sila nagtatalo o nag-aaway ng kanyang biyanan. Parang ganito, dalawa lang ang pagpipilian sa buhay niya, kung ayaw mo ng gulo o away. Ano gusto mo? Away o gulo? Wala siyang choice. So sige, gulo na lang para walang away. Pag pinili niya naman ang away, o sige na nga, away na lang para walang gulo. Ang hirap. Yun po ang kanyang sitwasyon. Nahihirapan po siya.
At ito pong sitwasyon na ito ay lalo naging mahirap sa kanya. Kasi nga po, may tradisyon po ang mga Chinese na ang manugang sa ayaw at sa gusto niya kailangang susunod at laging magbabaw sa kanyang biyanan. At dahil sa sitwasyong ito, yung kanyang galit sa kanyang biyanan ay talagang pumupuno na sa kanyang puso. Nagdudulot na ito ng matinding hirap din dun sa kanyang asawa. Kasi nakikita nung asawa, yung dalawang mahalagang babae sa buhay niya, yung nanay niya na nagbigay sa kanya ng buhay, at yung kanyang asawa na kanyang minamahal, hindi magkasundo yung dalawang babaeng mahalaga sa kanyang buhay. So nahihirapan na din yung kalooban nung asawa. Naninimbang siya, ano bang gagawin niya? And finally, si Lily po ang may naisip na paraan. Alam niyo po ang ginawa niya. Yung kanya pong tatay ay mayroong kaibigan na herbalist sa atin, albularyo. So kinonsulta niya po yung kanyang yung kaibigan ng kanyang tatay at sinabi niya po yung kanyang sitwasyon. Ang pangalan po nung kaibigan ng kanyang tatay ay si Mr. Wang. At nung kinuwento po niya yung sitwasyon niya sa kanyang biyanan, tinanong niya ito, meron po ba kayong lason para po matapos na ang paghihirap ko sa aking biyanan? Mga manugang, yung mga biyanan dyan. Well, purihin ng Panginoon. Ako po, bagamat yung iba talaga nagkakaroon ng problema sa kanilang biyanan, ano, tulad nitong si Lily. Ako naman po, sa biyaya ng Lord, ay pinagpala po ng isang mabuting biyanan. Pero bago po nangyari yon, gusto ko i-share sa inyo, nung kami po ni Days ay nagpasya na magpakasal, alam niya sabi ng biyanan ko, sige, pwede kayo magpakasal, pero hindi ako daladulo sa kasal niyo. So nagtaka ako, sabi ko, okay naman ang relationship namin, pero nung magtatakda na kami ng kasal, sabi ng biyanan ko, hindi daw siya aaten, pupunta siya ng Bicol. Hindi siya hadlang, pero hindi siya aaten. Sabi ko, bakit po? Eto, nalaman ko. Kasi si Days pala, ay sinabi sa biyanan ko, din maaga pong nabalo yung biyanan ko, parang 33 or basta wala pang 40, maagang nabalo yung biyanan ko. Ngayon, nung si Days po ay may isip-isip na, dalaga na, sabi niya sa biyanan ko, Ma, wag po kayong mag-alala, wag na kayong mag-asawa. Hindi rin ako mag-aasawa, sasamahan ko po kayo. Eh, ang problema, nakita ako ni Days. Dahil doon, yung kanyang sumpa, yung pangako sa kanyang nanay, ay nasira. So sabi ng biyanan ko, hindi siya hadlang, kaya lang pupunta siya sa Bicol para hindi siya dumalo sa wedding. So nung sinabi niya yon, ako, serious ako, na ano na kami, kumbaga hindi na namin kailangan ng consent dahil yung age namin ay nasa tamang edad na. Pero bilang lingkod ng Diyos, ang pinaisip sa akin ng Panginoon, anong patotoo ang ipapakita ko na kami nagpakasal, pero hindi okay ang relationship namin ng aking biyanan. So anong patotoo yun? So nung pinaisip yun sa akin ng Panginoon, nag-decide po ako, kailangan ang aking biyanan ay mapapayag ko na sumama sa kasal, umattend sa kasal, at kung ano man yung reason niya, kailangan ilagay ko sa kanyang puso na hindi siya nawawalan ng anak. Basta marami po akong ginawa, nag-usap po kami, pinag-pray ko po yun na matagal, then nag-usap po kami ng biyanan ko, at pagkatapos po noon, finally, sa biyaya ng Diyos, pumayag po siya, nakasal po kami, at sa biyaya din po ng Panginoon, parang ako na ang anak at si Daisy ay hindi. Kasi nga po, hindi siya tumupad doon sa pangako niya. Pero napakabuti po ng aking biyanan. Talagang super. Kabaliktaran nung kay Lily. Talagang si Lily, sabi niya, Mr. Wang, meron po ba kayong lason para matapos ng problema ko sa aking biyanan?
mga manugang, mag-ingat kayo, mga Biyanan. Baka meron dito mga Biyanan. Mag-ingat po kayo sa inyong mga manugang. Biro lang. So, sabi niya, pwede po ba kayong mag-formulate ng lesson na pwede ko pong magamit laban sa aking Biyanan. So, matapos po yung masusing pakikinig ni Mr. Wang sa kwento ni Lily, nakabuo po si Mr. Wang ng plano upang matulungan po si Lily sa kanyang problema. So, sabi niya kay Lily ganito, tutulungan kita, ngunit kailangan mong sunding mabuti ang lahat ng sasabihin at ibibilin ko sa'yo. So, sabi naman ni Lily, alang-alang sa problema kong ito para matapos na ito, kahit ano na sasabihin mo, susundin ko, Mr. Wang. So, sabi po ni Mr. Wang, kumuha siya ng isang grupo ng mga herbs sa kanyang kwarto at sinabi niya kay Lily, hindi ka pwedeng gumamit ng laso na mabilis ang epekto sapagkat magiging dahilan ito upang siya ay pagsuspetsahan. Kasi pag binigyan kita ng laso at namatay agad at ikaw ang nagbigay, pagsususpetsahan ka ng mga taong nakapaligid na ikaw ang may gawa. Kaya gagawa tayo ng lason, ng inang hinihingi mo, na mahina ang epekto. At itong halamang gamot na ito, sabi niya, pag pinainom mo to sa iyong Biyanan, yung sistema niya, unti-unti ang pag-develop nito sa kanyang sistema. Kaya hindi niya mahalata na meron kang ginagawa sa kanya. At araw-araw, ipaghanda mo ang iyong Biyanan ng masarap na pagkain. At ihahalo mo itong mga ilang sangkap na ito sa mga kinakain niya. Ngayon, sabi niya, para siguradong walang magsususpetsa sa iyo kung anuman ang mangyari sa Biyanan mo, kailangan na maging mabuti ang iyong pakikitungo sa kanya. Huwag ka na makikipag-away sa kanya para walang gulo. Sundin mo siya lagi, tiisin mo kahit ayaw mo kung maaari, treat her as a queen. Ang tindi, no? Pero sabi nga ni Lily, kahit ano gagawin niya, para lang matapos na ang problema niya sa kanyang Biyanan. At tuwang-tuwa si Lily doon sa kanyang naging lakad kay Mr. Wang. Sapagkat ngayon, sabi niya, makakaganti na rin ako sa aking Biyanan. Paunti-unti nga lang. Kaya agad siyang umuwi at sinakatuparan na po niya ang kanyang maitim na balak sa kanyang Biyanan. Lumipas po ang mga linggo at buwan. Pinaglilingkuran ni Lily ang kanyang Biyanan. Ipinaghahain ng special na pagkain. Itinitreat siya ng katulad nga ng isang reyna, katulad ng bilin ni Mr. Wang. Pag pinagsisilbihan niya ito, talagang sinisigurado niya na nagagawa niya yung mabuting treatment. Tinandaan niya lahat ng mga bilin ni Mr. Wang para hindi siya pagsuspetsahan kung ano man ang mangyari sa kanyang Biyanan. Hindi na siya nakikipag-away. Hindi na siya nakikipag-argue. Kinokontrol niya yung kanyang temper. At later on, itinuring pa niya ang kanyang Biyanan na parang tunay niyang nanay. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at yung malaking pagbabago na ito ay kapansin-pansin sa bahay nila, particularly nung asawa niya. Kahit niya, parang wala nang gulong nangyayari sa aming bahay. At napansin din ni Lily na hindi na sila nag-aargumento ng kanyang Biyanan. Mas mabait na ito sa kanya ngayon, magkasundo na sila sa maraming bagay, at napansin niya hindi na rin siya sinisiraan sa kanyang mga kaibigan. Puring-puri pa siya. At sinasabi, kung magkakaroon ako ng, kung mabubuhay ako muli at papipiliin ako ng manugang, itong manugang kong ito ang pipiliin ko sapagkat siya ang the best na manugang sa buong mundo. No? Abang naririnig ni Lily yun, parang hindi siya makapaniwala. At pakiramdam din ni Lily, nag-iba na rin ang turing niya sa kanyang Biyanan. So, anong ginawa po niya? Isang araw, bumalis siya ngayon kay Mr. Wang. Mr. Wang, may problema po ako. Tulungan niyo po ako. Ano yon? Kung pwede po, mapatigil po yung mga lason na pumatay sa aking Biyanan.
So siya na mismo ang nagpatigil, Mr. Wang, tulungan mo po ako. Patigilin po natin yung lason na binibigay natin sa aking biyanan. Malaki na po ang kanyang pinagbago at siya na po ang nanay ko na po siya. Yun ang pakiramdam niya. Kaya sabi po ni Mr. Wang, habang nakikinig siya, tumatango-tango, may bahagyang ngiti na lumabas sa labi ni Mr. Wang at sabi niya kay Lily, wala kang dapat alalahanin kasi hindi naman kita binigyan ng lason. Ang ibinigay ko sa iyo ay mga bitamina upang lalong mag-improve ang health ng iyong biyanan. Ang tanging lason na mayroon ka ay yung lason sa isip mo at sa puso mo. Yung galit mo, dahil hindi kayo nagkakasundo, iniisip mo lang ang sarili mo, kaya nahihirapan ka makitungo sa biyanan mo, yun actually ang lason. At yun ay unti-unting naalis. Dahil pinangibabaw mo ang pag-ibig. Tinanggap mo na ang iyong biyanan na noon ay hindi mo matanggap. Now, ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? This is the power of love. Amen? Itong kwentong ito, maaaring hindi pa Kristiyano itong babaeng ito. Pero nabago ang buhay niya, nabago yung relasyon niya sa kanyang biyanan because she allowed love to control her. Not her anger, not her hatred. Ganon din, mga kapatid sa Panginoon, the power of God's love can change us. The power of God's love can help demonstrate the love that is in us. Yung hindi nakikitang pag-ibig, kayang palabasin niya ng Panginoon. Kaya dito po ako magtatapos at tawad ako ng konti para po bago tayo mag-communion sapagkat meron pong dalawang importante na hakbang na kailangan natin gawin. What to do to experience the power of God's love? Madali lamang po ito. Number one, if you want to experience the power of God's love in your life, number one, keep yourself in God's love. Ano po ibig sabihin niyan sa Tagalog? Ramdamin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nararamdaman po ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung alam natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ramdamin natin yon. Let's allow the love of God consume us. At pag nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano po sabi ng Jude chapter 1 verse 21? Keep yourselves in God's love so you, as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So habang niraramdam natin ang pag-ibig ng Diyos, kung paano niya tayong tinanggap sa kabila ng tayo ay hindi karapat-dapat, pag naramdaman natin yan, pangalawa at panghuli, demonstrate God's love in your life. Iparamdam mo naman yung pag-ibig ng Diyos na naramdaman mo. Andiyan po ba kayo? Dapat ang pag-ibig natin nararamdaman, naipaparamdam. Kasi ang pag-ibig, katulad na sabi ko sa inyo, this is verb, action ito. Hindi ito sinasabi lang. Ang sabi nga ng unang Juan chapter 3 verse 18, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Ang sabi din ng unang Juan chapter 4 verse 19 hanggang 21, we love because He first loved us. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us the command, whoever loves God must also love his brother. God's love in you is able to help you to love even the unlovables. Kaya mong iparamdam ang pag-ibig ng Diyos na naramdaman mo, na naranasan mo, kahit doon sa mga hindi ka ibig-ibig. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Mateo chapter 5 verses 43 hanggang 45, dito po tayo magtatapos. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng Diyos ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang iibigin lamang natin ay ang mga kaibig-ibig, ano ang pinagkaiba natin sa sanglibutan?
ginagawa din niya ng sanglibutan. Kaya ang turo ng Panginoon, love, even the unlovables. Iparamdam mo ang pag-ibig ng Diyos na ipinaramdam niya sa iyo nung hindi ka pa rin kaibig-ibig. At magagawa lang natin yan because of the power of God, of power of God's love in us. Amen?